So, sa pagkakataong ito, ating sasagutin itong matagal na at paulit-ulit na atake, tuligsa sa ating mga kapatid sa Iglesia Adventista. Lalo na yung grupo ng Seventh-day Adventist. Kung maalala nyo, yung dalawa humingi na ng sorry sa pagpasok nila sa katedral, no, doon sa Bayugan. So, humiling na ng sorry yung dalawa. At ngayon, sasagutin natin itong propaganda ng Adventista na ang Papa daw ay nagpakilalang Diyos. Pero alam niyo, matagal kahit sa kanilang aklat nakasulat ito, pero ito'y isang deception, mga kapatid, dahil ang quotation na sinabi nilang ang Papa ay nagpakilalang Diyos ay di yan mabasa sa original. Pakinggan muna natin. Ito, ang Antikristo ng Daniel at Revelation ay walang iba kundi ang papacy, the Pope of Rome. Kung tatanungin natin si Martin Luther, ang sabi ni Martin Luther that the Pope of Rome is the Antichrist. Tingnan natin si John Wesley. Ang sabi ni John Wesley, na founder ng Methodist, the man of sin, the Antichrist, is the Pope of Rome. Ito po talaga ang tinatayuan ng Biblia at ng mga Protestant reformers. Mali, no? Dahil ang paggamit nila sa Biblia, out of context sila. Bakit? Ito'y ating ipaliwanag, mga kapatid, no? At totoo na yun ay ginagamit ng mga anti-Catholics. Kopya-kopyahan na sila. So, ibig sabihin, kopya-kopyahan sila sa mali. Sino ang tunay na Antikristo? Ang turo ng karamihan, ang Antikristo daw, ay pagkatapos pa daw ng secret rapture. May rapture pang binanggit dito ang Adventista. Parang born again, ha? Future Antichrist. Ito ba ang turo ni Jesus? Ito ang sampung katibayan na ang Antikristo ay nabubuhay na ngayon. At makikilala niyo po siya sa pag-aaral na ito. Yes, totoong nabubuhay na ngayon ang Antikristo. At sa Biblia, talagang binanggit kung sino ang Antikristo sa Biblia. Sino ba nga ang Antikristo sa Biblia? Dahil kadalasan nilang ginagamit yung Apahayag Kapitulo 3:18. Si San Juan ang nagsulat yan. Si San Juan din ang naghayag kung paano natin makilala itong mga Antikristo sa ating panahon. Sa Unang Juan 2:18-19, babalalaban sa mga Antikristo. Munting mga anak, ito na ang huling oras gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Napakalinaw ang pahayag sa Biblia, mga mahal na kapatid, kung sino ang mga Antikristo. Yung umalis sa tunay na iglesia. At tandaan ninyo, lahat sa mga umalis, allergic na sa banal na Eucharistia. Iniwan na nila. At kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 6:66, abay, tatakyan ng demonyo, 6:66. Ang palatandaan sa mga Antikristo na humihiwalay kay Kristo. Ito, mula noon, marami sa kaniyang mga alagad
ang bumalik at hindi na sumama sa kanya. Bakit? Ano ang konteksto dito? Dahil sabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang tinapay na nagmula sa langit at nagbigay buhay na walang hanggan. Di nila yan matanggap tulad sa mga iba't ibang sikta ngayon sa ating panahon, mga mahal na kapatid, na wala na silang sakramento. Allergic sa sakramento, allergic pa sa sacramentals. Okay, tuloy natin itong Adventista. Revelation 14 verse 9. At sumunod sa dalawa ay katlong anghel na sumisigaw, sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay paiinumin ng Diyos ng purong alak at ng kanyang puot na ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Papahirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Yun, binanggit niya ang revelasyon na pahihirapan daw umano sa apoy, mga kapatid. Ang tanong, sino ba ang pahihirapan sa apoy kung gamitin natin ang aklat mismo ni Ellen Goldwine? Pakita natin ang kanilang aklat. Ito ang mabasa sa aklat ni Ellen Goldwine. O, tingnan niyo, ha? Di yun kotisyon. Pinakita talaga natin, oh. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light, which art exalted unto heaven, in the point of privilege, shalt be brought down to, ano daw? Shall be brought down to hell. Ano ang sabi sa kanilang aklat? At ikaw, Seventh-day Adventist, itatapon ka sa impyerno. Sa aklat niya ni Ellen Goldwine. Oh, kahit sinong Seventh-day Adventist, pakibasa naman sa naturang aklat. Tuloy natin. Ang babala ng propesiya ay iwasan natin ang Antikristo at ang kanyang tatak, the mark of the beast. Pero paano natin ito may iwasan kung hindi natin kilala ang Antikristo sa Biblia? Number 1, galing ito sa katubigan? Revelation 13:1-3. Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Bakit katubigan at dagat? Dahil sa propesiya, ang tubig ay sumisimbolo sa maraming tao o mataong lugar. Revelation 17:15. Sinabi rin sa akin anghel, ang nakita mong mga tubig na kinauupuan ng babae ay mga lahi, bansa at mga wika. So ang okay. Una, tama ang nakasulat, mali lang ang unawa. Because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Dahil binasa niya, lalo na yung Revelation chapter 17 verse 15, at binanggit diyan ang babae at ang mga lahi na bansa, mga wika, at ang konklusyon, lalo na kahit sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, ay Catholic yan, universal yan. Out of context yan, mga kapatid. Bakit? Sa pagsulat noon, ang tinutukoy ni San Juan ay walang iba ang paganong Roma, of course, before the conversion of Emperor Constantine. So, ang tanong, tama ba ang kanilang interpretasyon na yung babae na binanggit sa Revelation chapter 17 verse 15, mga kapatid, yun po ba'y tumutukoy sa iglesia? Mali. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang mabasa sa Revelation chapter 17 verse 18, ito mabasa natin. Ang babaeng nakita mo, nawala ang sa YouTube ng PPP? Bro Jando, nawala daw ang YouTube. Baka mahina ang signal sa inyo. Nandyan ba, Bro Jando? Ba? Oh.
baka na walang kuryente ni Bro Jando. Baka nawala ang kuryente nila. Oo nga, no? Baka burn out sila. Hope na muling magbalik 'yon. No, sige. Eh pagpatuloy na lang natin, no? Okay, salamat Bro Angel. Now, ngayon, balikan natin. Sa pahayag kapitulo 17-18, ito ang mabasa natin, mga mahal na kapatid. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. Ano daw ang babae na nakita? Tanyag na lungsod. Kaya dito pa lang, butata na ang kanilang interpretasyon na ang babae ay iglesia, tanyag na lungsod. At tandaan natin kahit sa history, kung sisilipin natin, ang paganong Roma ay nagiging tanyag na lungsod sa panahong yon. Sa kasaysayan ng daigdig, ika-apat na edisyon ni Sonia Saide, ito ang ating mabasa. Sa panahon ng katanyagan ng Rome, ang komersyo ng Rome ay nakarating sa pinakamalayong panig ng mundo. See? Kaya, yung sinabi nila na tumutukoy yan sa iglesia, mali. Tumutukoy yan sa paganong Roma. Kung silipin din natin ang aklat na Ancient and Medieval History by Francis Vitin, ito ang mabasa natin. Rome under kings, the city on the seven hills. Before the year 510 BC, Rome had acquired by wars with the neighboring Etruscans, Sabines, and Latins the whole south bank of the Tiber, from the sea to the highland. Yon, makita natin mga kapatid na tanyag na ang Roma. Pero, kahit tanyag na ang Roma noon, din natin dapat makalimutan na meron ng mga Kristiyano din sa Roma sa panahon, although maliit lamang sila before the conversion of Emperor Constantine. Kung tingnan natin ang aklat na ang pamagat ay New Encyclopedia Britannica Volume 10, page 146. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century Anno Domini. The history of the Roman Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the empire. So, napakalinaw mga kapatid na meron ng nakapasok na Kristyanismo doon sa Roma. Kung ang konklusyon nila, basta lumalaganap, pag lumalaganap, ang ibig sabihin ay babae na tinutukoy sa Revelation chapter 17. Mali, dahil ang iglesia ng ating Panginoong Hesus lalaganap din. Lucas kapitulo 24:47. Sa ganitong paraan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat maihayag sa lahat ng mga bansa sa kaniyang pangalan simula sa Jerusalem. At alam naman natin na ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita mismo kay San Pablo sa Gawa Kapitulo 23 na kung nagpatotoo si San Pablo sa Jerusalem, siya din ay magpatotoo doon sa Roma. At ano ba ang sabi ni San Pablo sa kanyang pagpatotoo sa Roma? Roma Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 8, ito mabasa natin. Sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinatawag na nangagbanal, sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan ay nagpasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan.
Kasi, ano daw, yung pananampalataya ng Eglisya sa Roma ay bantog sa buong sanlibutan. Ngayon, mga kapatid, sino ba ang katuparan na ang pananampalataya sa Roma ay nagiging bantog sa buong sanlibutan? Alang naman ang Seventh-day Adventist. Alang naman ang mga Protestante na nagsimula lang, kung kay Martin Luther, Germany. Kung kay Ellen Goldwhite sa USA. Kung Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Kaya walang ibang katuparan na ang pananampalataya ay nagiging bantog sa buong sanlibutan, kundi ang Iglesia Katolika. Tuloy natin. Antikristo, mga kapatid, ay magmumula sa mataong lugar at malagong populasyon. Yes, totoo naman na malagong populasyon ang Roma noon before the conversion of Emperor Constantine. Pero ang gusto nilang ipalitaw, mga mahal na kapatid, ito'y tumutukoy sa simbahang Katoliko. Mali at out of context sila. Kaya research naman pag may time. Tuloy natin. Number 2. Ang dragon ng propesya ang magbibigay na kapangyarihan at otoridad sa Antikristo. The dragon will give power to the Antichrist. Para makilala natin ang dragon, mga kapatid, pupuntahan natin ang Revelation 12. Ang dalisay na babae ay inilalarawan bilang buntis at malapit nang iatid ang dragon. At lumapit ang dragon, umaasang lamunin at patayin ang sanggol. Paslangin ito sa pagsilang, gayunpaman kapag ang sanggol ay pinanganak, siya ay umiiwas. Tinupad ng dragon ang kanyang misyon at pagkatapos umakyat si Jesus sa langit. Si Jesus ay sinubukang lipulin ni Herodes. Pinapatay ang lahat ng mga sanggol sa Bethlehem. Kaya ang dragon ay kumakatawan sa paganong Roma, pagan Rome. Kasi kumakatawan sa paganong Roma. At hindi lang yan. Nang inaatake ang bata at ang mahal na Birhen Maria. Sa kasalukuyan ngayon, mga kapatid, kung ang Antikristo na tinatalakay at sinabi ni San Juan sa unang Juan 2:18-19 ay humihiwalay sa ating pananampalataya. Ang tanong, sino ba ang katuparan sa ating panahon ngayon na napaka-allergy sa mahal na Birhen Maria na nasa linya ng dragon? Dahil sa Genesis Kapitulo 3:15 may dalawang ore ng mga salinlahi diyan. Salinlahi ng ahas na tumutukoy sa demonyo, salinlahi ng babae. At yung salinlahi ng ahas ay kakagat talaga sa salinlahi ng babae. At samantalang ang salinlahi ng babae, ang katuparan sa una, sa Lucas Kapitulo 1:48, na ang kanyang salinlahi ay tatawag sa kanya. Ha? Sa mahal na Birhen Maria na mapagpala. Yun ang ginawa natin sa Rosario. Tuloy natin. Si Satanas ang kapangyarihan sa likod ng Roma at Herodes. Number 3. Nakatanggap siya ng nakakamatay na sugat. Anong nakakamatay na sugat ang tinamo ng Antikristo? Ayon sa kasaysayan, pag-aaralan po natin. O ayan, pag-aralan natin kung ano ba yung nakakamatay na sugat sa Antikristo, mga kapatid. No, tingnan natin, silipin natin. Okay, tingnan natin ang mga Bible scholars. Kung sino yan, ito. Sa tinatawag na Introducing the New Testament, Its Literature and Theology, Marianne May Thompson and Jewel Green, Paul. Sa page 570, when Nero Caesar is written in Hebrew characters, their sum is 666, so that he is that person. Other descriptions of the beast recall the legends of Nero's mysterious death, unexpected return according to Revelation chapter 13 verse 3. One of its heads sent
to have received a death blow, but each mortal one had been held. A cryptic statement referring to the expectation that Nero would return and the empire would continue to exert its power and influence. Yun ang pahayag ng mga Bible scholars. Meron bang pahayag na ang tinutukoy sa Revelation chapter 13 verse 3 ay ang papa sa mga Bible scholars? Wala. Guni-guni lang nila yan, mga kapatid. Tuloy natin. Ito, maya-maya. Number 4. Ang Antikristo ay tumatanggap ng pandaigdigang pagsamba. Revelation 13 verse 4. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila sino ang katulad ng halimaw, sino ang makakapaglaban sa kanya. Magpapakilalang banal. Magpakilalang banal maliban diyan sinasamba. Dapat kung ang Santo Papa ang numero unong target nila, ipakita nila. Anong batayan nila na ang Santo Papa ay sinamba sa buong mundo? Kaya heresy ang pahayag dito, mga kapatid. Batay lang sa guni-guni sa kanilang paninira sa pananampalataya. Tuloy natin. Antikristo. Magpapakilalang kakampi ni Kristo galing sa loob, pero katulad ni Judas, the son of perdition, anak ng kapahamakan, ay magpapakilalang laban sa Diyos sa kaduluhan. Number 5. Maghahari ang Antikristo sa loob ng 42 buwan o 42 prophetic months. Ito, maghari ang Antikristo sa 42 buwan. At sino ang tinutukoy dyan? Ang gusto niyang ipalabas dito, lalo na sa mga Seventh-day Adventist at mga Adventista, ang Papa. 3 at kalahati na taon. Ang katumbas ng 42 months sa propesiya ay 1,200. Yun daw umano ang katumbas, mga kapatid. Pinagtagpi-tagpi nila. Pero kung tingnan at pag-aralan natin ang kasaysayan, sino ba ang tinutukoy dito? Alam naman natin na ang mga Bible scholars mismo, kahit hindi Katoliko, nagpahayag kung sino ang Antikristong may dala ng 666. Kung pag-aralan natin ang kasaysayan, mga kapatid, no? Alam naman natin na ang official religion of the Roman Empire was paganism before the conversion of Emperor Constantine, and then Christianity was subject to persecution. No? Sino ba ang katuparan nitong Revelation chapter 13 verse 5 na binanggit niya? Tandaan natin, ha, ang pag-uusig ni Emperador Cesar Nero ay nag-umpisa sa taong Anno Domini 64. At ang pinakaunang assault talaga yan. No? Pinakaunang assault sa Kristyanismo. Kaya kung tingnan natin ang Revelation chapter 13 verse 5, ito ang ginamit nila, mga mahal na kapatid. The beast was given a mouth, uttering proud boast and blasphemies, and it was given authority to act for 42 months. Yun ang mabasa. Ang tanong, batay sa kasaysayan, sino ba ang katuparan sa talata sa Revelation chapter 13 verse 5 na maikonekta natin dito, mga mahal na kapatid, ang pag-uusig ni Emperador Cesar Nero sa Kristyanismo, na sinabi natin kanina nangyari sa Anno Domini 64. At kailan natapos? Natapos yan sa buwan ng Hunyo taong 68 Anno Domini. So, kung i-calculate natin ang 64 Anno Domini, lalo na nang natapos sa buwan ng Hunyo taong 68 Anno Domini, mga kapatid, sa haba ng pag-uusig, lalabas na 3 at kalahating taon. Ibig sabihin, 3 at kalahati, 42, 42 buwan ang total na siyang tinutukoy
At natupad din sa talata sa Revelation chapter 13 verse 5. Kaya yun ang konteksto, mga kapatid, na pilit talaga nila igiit na yun yung tumutukoy sa Santo Papa. Tuloy natin. Na po, Revelation 12 verse 6. Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Makasama sa Bible prophecy, one prophetic day is equal to one literal year. Ang katambas ng isang araw. Yan, pinagtangpi-tangpi nila para mapasulod nila yung theory at propaganda nila na tumutukoy daw ito sa Santo Papa. Ay isang taon sa pag-aaral ng propesiya, Ezekiel 4 verse 6 at Numbers 14:34. Ang Antikristo ay naghari ng 1,260 literal na taon. Oh, sige, kung ang Santo Papa ay ang Antikristo at naghari sa 1,260 literal na taon. Tanong, saan mabasa sa history na sa taong 1,260 naghahari ang Santo Papa? Eh wala. Heresy na naman. Tuloy natin. Number 6. Ang Antikristo ay isang taong pinuno. Ang hayop mula sa dagat at ang maliit na sungay ng Revelation 13 at Daniel 7 ay sumisimbolo sa Antikristo. Daniel 7:8. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita na kapusungan, sa Ingles ay blasphemy. Number 7. Oh, yan umano, mga kapatid. Yung little horn na sinabi niya, tumutukoy na naman, gusto nilang paabot na tumutukoy daw umano yan sa Papa na katuparan. Pero mali. Dahil kung tingnan natin ang komentaryo, ito'y protestante na Biblia. Sa Daniel na ginagamit niya, Daniel 7:8. Ano po ba? Sino po ba ang katuparan? Ang Papa ba? Tingnan niyo. Oh, ito ang mabasa natin, mga kapatid, sa Daniel kapitulo 7:8 sa footnote. Sino daw ang katuparan? Ang katuparan ay si Antiochus Epiphanes sa kasaysayan na tinatawag na Little Horn. Kaya dito pa lang, mga kapatid, dito pa lang palpak na. Oh, sa interpretasyon. At meron pa bang ibang Bible scholars na nagpatunay na hindi ang Papa ang katuparan sa Revelation, sa Daniel kapitulo 7 versikulo 8? Ito pa sa Halley's Bible Handbook. Ito mabasa natin, mga kapatid. Oh. Kung sino ang tinutukoy na katuparan diyan. Oh. So, malinaw na ang Daniel 7:8 ang tinutukoy, sino daw ang tinutukoy, ay ang infamous Seleucid ruler Antiochus IV, also called Epiphanes. He was the one of the four rulers who emerged from the divided Greek Empire after Alexander's death. Antiochus Epiphanes invaded Israel with the purpose of Hellenizing the Jews, trying to force them to accept Greek dress, customs, and religions. He stopped the sacrifices from 168 165 BC. So, napakalinaw, mga kapatid, na ang ginagamit nila na pahayag sa Daniel 7:8 ay batay lang sa sariling guni-guni at out of context sa history, lalo na sa mga Bible scholars. Magsasalita siya ng blasphemy, kapusungan, laban sa Diyos. Revelation 13:5.
at binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. Ano ba ang kapusungan? Blasphemy in English, mga kapatid. John 10 verse 33 says, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. Blasphemy. At sapagkat ikay bagaman ikay ay tao, ay nagkukunwaring Diyos. Ang kapusungan o blasphemy ay kapag ang isang tao ay nagpapakilalang Diyos. Ngunit ito'y hindi kapusungan o blasphemy kay Jesus dahil siya'y tunay na Diyos. Lucas 5:21. Sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan? Sino ang makakapagpatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? Ikukumpisal. Ayan. Yon ang punto niya, kapusungan daw dahil may kumpisal. At ang pinaniniwalaan nila, sinabi naman sa Biblia, sino ang makapagpatawad ng kasalanan? Tao lang. Ipinutol na. Una, ang konteksto sa ginamit niyang talata sa Lucas, pahayag diyan sa kumakalaban kay Kristo at yun ang kanyang pinaniniwalaan. At pinaniniwalaan ng iba't ibang mga sekta na Diyos lang ang magpatawad ng kasalanan. Pero may karugtong yan, sagot ng ating Panginoon Kristo, na ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa pagpatawad ng kasalanan dito sa lupa. At ang kapangyarihan na yan ay ibinigay niya sa kanyang mga alagad, unang mga obispo, mga kaparean. Juan Kapitulo 20:23, ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ngayon, dahil ba binigyan ng ating Panginoong Hesukristo ng kapangyarihan sa pagpatawad, ibig ba sabihin yung mga apostolis gumagawa ng kapusungan? At hindi lang yan. Inaamin din San Pablo na binigyan sila ng kapangyarihan ng ministeryo sa pagkakasundo. The Ministry of Reconciliation. Saan yan mabasa? Ayon kay San Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, mga kapatid, all this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. Ngayon, binigyan ang mga alagad ng ating Panginoon ng ministry of reconciliation. Ibig po ba sabihin, ito ay kapusungan na? Kaya isip-isip naman pag may time. Di po ba mga kapatid? Okay. Ituloy natin itong pahayag ng Seventh-day Adventist. Ng mga tao sa Antikristo ang kanilang kasalanan dahil magpapakilala ang Antikristo na kayang magpatawad ng mga kasalanan. Number 8, makikibaka, makikitagma, papaslangin niya ang mga tagasunod ni Kristo. It's a persecuting power. Revelation 13:7, at ipinagkaloob sa kanya na makibagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika sa bansa. Ang Antikristo, mga kapatid, ay pumaslang ng napakaraming Kristiyano at inamin nila ito. Sandali muna, bago tayo pupunta sa inamin nila ito, pinaslang daw ang maraming mga Kristiyano. Pinaslang ng Antikristo, at tandaan ninyo, ang tinutukoy niya ay ang Papa. At iniugnay nila yung Inquisition daw. No? Nauna natin sinagot. Pero balikan natin. Before the conversion of Emperor Constantine, ano ang reliyon ng paganismo? Ng Roma? Ito sa aklat na Collier's Encyclopedia Volume 5, page 26. Paganism was the official state religion. Christianity was suspect and Christians were subjected to persecutions. So ano daw? Ang Kristiyano ay inuusig sa paganong Roma. Ngayon ang tanong dito, dahil binanggit ang Kristiyano inuusig at sinabi naman niya yung history kanina na ang Antikristo pinapatay ang mga Kristiyano. Ang tanong,
Sino itong Kristiyanong itong pinapatay? Ito ba'y si Seventh Day Adventist? Ito ba'y Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? O born again? Silipin natin ang kasaysayan. Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Napakalinaw, mga kapatid, na ang inuusig na Kristiyano walang iba kundi ang Iglesia Katolika, hindi Protestante, dahil wala pang Protestante sa panahong yaon. Halimbawa, sa unang matinding pag-uusig, kung tingnan natin ang Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181, sino ang napatay? O eto, Emperor Cesar Nero. Sino ang napatay? Tingnan niyo, meron bang Protestante diyan? Sila si San Pedro, si San Andres, San Pablo, Domitian, si San Juan, suffered for the faith and banished to the island of Patmos. O, see? Sa Trajan. O, sino? O, tingnan niyo. Sino? Si Clement of Rome, Evaristus, Alexander, all popes, mga santo papa. O, tingnan niyo sa panahon ni Marcus Aurelius. Sino? Saint Polycarp of Smyrna, Saint Austin the Martyr, Saint Cecilia. O, panahon ni Septimus Severus. Sino? Saint Irenaeus, Bishop of Lyons. Asan na mga Protestante dito? O, tingnan niyo sa panahon ni Decius. Sino ang mga pinatay diyan? O, mga Kristiyano? Mga Katoliko yan, si Valerian, sila si St. Sixto, St. Lawrence, Santo Papa at Diakono yan. Sa panahon ni Aurelian, marami pa mga Kristiyanos, panahon ni Diocletian. Sino? Si San Sebastian, San Agnes, St. Lucy, St. Vincent. Oh, asan ngayon ang mga Protestante na sinabi nila, pinatay ng Papa? Pero, eto mga kapatid, ang sabi nila na, eh di po ba, inaamin naman, humihingi ng sorry ang Papa ninyo sa mga pagpatay ng milyon-milyon. Eto, ituloy natin. Humingi pa ng tawad sa publiko. Ang Antikristo, mga kapatid, is a persecuting power. Number 9, babaguhin ng Antikristo ang 10 utos ng Diyos. Wala nang ibang kapangyarihan sa buong sanlibutan ang nagtangkang baguhin ang 10 utos ng Diyos. Ito ang ginawa ng Antikristo, mga kapatid. Daniel 7 verse 25, tatangkain niya ang Antikristo na baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. Oh, yan. At kung tingnan at ating pag-aralang mabuti, mga kapatid, ang naturang pagbabago ng kautusan, malinaw ang binanggit sa Halley's Bible Dictionary na ang nagbago ng kautusan dahil yung mga Hodyo ay gusto nilang magbago ang religion, magbago ang kultura, magbago ang mga wika, ay walang iba kundi si Antiochus IV ang tinutukoy sa natura, hindi ang Papa. Kaya out of context na naman, mga mahal na kapatid, no? Kaya mag-ingat talaga sa mga propagandang ito, lalo na sa Seventh Day Adventist. Ito ang malakas nilang propaganda laban sa atin. Microchip, hindi rin siya bakuna. 666 ang numero ng pangalan ng Antikristo. Isa lang ang kapangyarihan na tinutukoy ni Jesus sa propesiya. Ang pag-aaral na ito, mga kapatid, ay hindi para saktan ang sinuman, kung hindi ipamalita sa lahat ang katotohanan na magpapalaya sa Antikristo. Yun ang akala niya katotohanan, pero malinaw na isang kasinungalingan, mga kapatid,
dahil ulitin natin, out of context siya, pero alam niya naman na mula pa noon, inaamin na ng Seventh Day Adventist pastor na nandaya sila kahit lang sa itong inalagay sa ulo ng Papa, no, ang tiara. Ito, pakinggan natin si pastor ng Seventh Day Adventist. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pauwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarius Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture ng sa tiara ng Pope na merong Vicarius Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, mayroong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, in-attempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarius Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarius Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Wala naman talaga. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, ha, mga kaibigan. Hindi po natin yan itinatanggi. Oh, wala naman talaga, mga kapatid. Sa, ha? Di daw umano ilalayo. Wala naman talaga. Pero ang punto dito, kung alam ni Diso na wala naman talaga, bakit kahit sa kanyang programa, paulit-ulit niyang tinatalakay na ang tiara ng Papa ay may nakalagay na Vicarius Filii? So, pinanindigan nila yung kasinungalingan. Okay, tuloy natin. Ang turo ng Biblia ngayon, ito po ang 10 katibayan na ang Pope of Rome, ang Antikristo. Number 1, lumitaw ang kapapahan mula sa Roma, isang mataong lugar, ang Vatican. Isang kaharian na mayroong 174 na bansa ay mayroon ding diplomatikong relasyon sa Vatican. Iyan ay dahil ang Vatican ay isang kaharian. Natutunan natin na ang tubig ay kumakatawan sa... Una, yun, pinagtagpi-tagpi. Totoo naman na ang tunay na iglesia ay tinatawag na kaharian. Di po ba? Kung tingnan natin ang Daniel 2:44 na ang Diyos mismo ay magtatag ng kaharian na hindi magiba at hindi maagaw ang kapangyarihan. Nino man. E sino bang katuparan diyan? Pero yung katubigan at binanggit niya, nauna nating tinalakayan, mga kapatid, na ang konteksto yan ay tumutukoy sa paganong Roma noon. Mga tao, mga wika at geographical na lokasyon ng kapangyarihan ng Papa ay nasa Roma, Italy, sa gitna ng Western Europe. Number 2, ang Roma ang nagbigay ng kapangyarihan sa Antikristong kapapahan. Ayon sa mga historiador at kasaysayan, ang paganong Romano sa pamamagitan ni Constantine, ibinigay ni Emperor Constantine ang kanyang kapangyarihan sa mga bishops ng Roma. Oh, so dapat may history sila na pinakita, mga kapatid, na binigay ni Emperor Constantine ang kapangyarihan. Wala naman. Makita natin sa kasaysayan, after the conversion of Emperor Constantine, Catholicism flourished to determine Christianity.
at sa iba pang history, sa year 312, anong sabi? Sa year 312, Emperor Constantine joined the church. He stopped the persecutions and made the Catholic Church as the official state religion in the Roman Empire. Gradually, the church or the temples of the pagan religions were closed and their lands were given to the Christian churches. Yun ang mabasa, hindi ang kapangyarihan. Yung mga lupa sa mga templo ng pagano na nasarado ang ibinigay. Pero kung sinabing kapangyarihan, ibig ba sabihin, huminto sa pagiging emperador si Constantino dahil naibigay niya sa mga obispo? Biological naman. Di ba ba? Common sense naman. Kahit yung common sense, hindi common sa bawat isa. Tuloy natin. Mula sa Roma hanggang Constantinople, ang kapapahan, the papacy, ang pinakamakapangyarihan sa Western Europe. Number 3, ang Antikristo ay may nakakamatay na sugat. Nagsimula ang pamumuno ng kapapahan noong 538 AD. Okay, napansin nyo ba mga kapatid, kung di nyo sinusuring mabuti ang kanyang pahayag, parang totoo nga, no? Pero walang history. O na, dito. Nagsimula umano ang pamumuno ng Santo Papa sa taong 538 Anno Domini. Ito'y nagsusuwagan na. Bakit nagsusuwagan? E di po ba bago lang binanggit niya na sa panahon ni Emperador Constantino, binigay niya ang kapangyarihan sa Papa at sa mga obispo. Pagkatapos, kailan ba yung panahon ni Emperador Cesar Nero? Taong 312 Anno Domini. Pagkatapos sinabi, nagsimula ang pamumuno ng Papa sa taong 538 Anno Domini hanggang February 20, 1798. Oh, hanggang February umano, taong 1798. Ibig ba sabihin na wala na ang pamumuno ng Papa sa kasalukuyan ngayon dahil may hangganan sa taong 1798? Aba, isip-isip naman pag may time. Natapos ang paghahari ng kapapahan. Oh, natapos daw ang paghahari. Natapos ba ang pamumuno ng Papa? Noong February 20, 1798, dapat ibigay nila ang kasaysayan. Sa kasaysayan na propesiya at natupad sa kasaysayan ito, nang lumusob ang general ni Napoleon na si General Berthier sa Vatican at binihag si Pope Pius VI. Akala nila, ayun na ang katapusan ng kapapahan? Oh, so, ito naman, nagsusuwaga na. Akala nila, iyon naman ang katapusan ng kapapahan. Di ba sabi niya, natapos ang pamumuno ng Papa, ang paghari ng Papa. Pero nang nilusob ito, sa French Revolution, akala nila ito na ang katapusan. O yan, nagsusuwagan talaga mga kapatid. Hindi pa po mga kapatid, dahil ang sugat na ito ay gagaling ito. Oo, ang sugat na ito, out of context na naman. Nauna nating tinalakay na yung sugat na yan ay walang iba ang tinutukoy, walang iba kundi si Cesar Nero. Hanggang sa mga huling araw. At manunumbalik ang Pope of Rome bilang isang persecuting power katulad noong Dark Ages. Manunumbalik daw ang persecuting power. Number 4, ang kapapahan ay tumatanggap ng pagsamba ng buong mundo. Oh, ang Santo Papa tumatanggap ng pagsamba sa buong mundo. Hindi pa pagkakaila na ang papacy. Asan? Anong batayan niya? Dahil lang may mga nakikipagkita na mga Orthodox, may nakikipagkita na mga pangulo sa iba't ibang bansa, pagsamba na ba yon? Ay maimpluwensya at sinasamba ng mga kilalang makapangyarihan. Oo, sinasamba. Eh, yung mga leaders iba sa ibang bansa, lalo na sa mga Muslim, papayag kaya sila na sambahin nila ang Papa? Pinuno ng mundo at makapangyarihan mga tao mula sa iba't ibang bansa. Number 5, nakita ni Daniel sa kanyang pangitain ang ika-apat na hayop at yun ay ang nakakatakot na dragon
na mayroong 10 sungay. Ito ay sumasagisag sa 10 divisions of Western Europe. Ngunit ang tatlo dito ay nabunot ayon sa Daniel 7:8. Ito'y tinalakay na ni Bro Jando. So may mabasa ba kayo na ang katuparan diyan, ang nagbunot ay ang Papa? Okay, tuloy natin. The beast. At ito ay tungkol sa pagsamba. Ang antikristong kapapahan ay ang tinutukoy ng propesiya na magsasalita ng kapusungan. Question: ano ulit ang kapusungan o blasphemy? Number one, kapag ang isang tao ay tao lang ngunit nagpapakilalang Diyos. Number two, at nagpapakilalang may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Oh, yun ang kapusungan daw dahil alam naman natin wala silang authority sa pagpatawad ng kasalanan, mga kapatid. Ang simbahang Katoliko lang ang meron diyan, no? Okay. Juan Kapitulo 20, 21 hanggang 23. We hold upon this earth the place of God Almighty. Thou art the... Oh, yan. Ito'y matagal na nilang ginagamit na sinabi kasi ng Papa sa kanyang encyclical letter noong June 20, 1894 na we hold upon this earth the place of God Almighty. Kaya para sa kanila mga kapatid, abay, ang Santo Papa nagpakilalang Diyos. Mali! Dahil pinulot lang nila yung we hold upon this earth the place of God Almighty. Meron pang karugtong dyan na iniiwasan nila. Ano ba yung karugtong? Ang karugtong dyan ay we feel drawn to follow the example of our Redeemer and Master Jesus Christ. Natanong, kung tama ang mali nilang unawa na ang Papa ay nagpakilalang Diyos, e bakit may karugtong sa encyclical letter na tinutumbok ang ating Panginoong Hesukristo, our Redeemer at and Master? Di maaari na yung nagpakilalang Diyos ay kumikilala ng Redeemer at Master. Di po ba? Isip-isip naman pag may time. So, yung kutisyon na palaging ginagamit ng mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, ni Pope Leo XIII, na we hold upon this earth the place of the Almighty God, sa encyclical letter niya yan noong June 20, 1894, sa mga Catholic point of view, ang kutisyon na yan, mga kapatid, na we hold upon this earth the place of Almighty God, tama naman yan, hindi naman yan mali. Dahil ang Papa ay kahalili sa pangangasiwa sa iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, representative. Juan Kapitulo 10:16, Juan Kapitulo 20:17, feed my sheep. Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart and they will feed you with knowledge and doctrine. So, ngayon, kung ang Papa ay tagapangasiwa sa iglesia dito sa lupa, sa iglesyang tinatag ng ating Panginoon Jesucristo, what does a representative do? He holds the place of the person he represents. Kaya walang mali yan. Ang mali, yung kanila lang unawa. No? No. Eto, malapit na tayo matapos. Priest forever, says the ordaining bishop. He is no longer a man, a sinful child of Adam, but an alter Christus, another Christ, forever a priest of the Most High, with power over the Almighty. The Pope... Oh, so, wala naman tayong total, mga kapatid, na alter Christi ang mga pare. Lucas 10:16. Ang nakinig sa mga kaparian, nakinig sa mga obispo, nakinig kay Kristo, nakinig sa Ama nang nagpadala sa kanya. Yun ang alter Christi. Oh, ito. Ito lang Catholic National. Alam nyo, hindi ito official na pamantalaan ng Catholic Church. Ito ay sa England, pero ginagamit ng mga Seventh-day Adventists
para ipalabas na ang Papa ay nagpakilalang Diyos. Is not only the representative of Jesus, but he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Okay, eto muna, no? Na ulitin ko, sa pagsusori mga kapatid, yung Catholic National, hindi yan official sa Catholic Church, sa Church of England yan. Pero yung sinasabing Alter Christi, hindi tayo total, ito lang na huling bahagi. He, the Pope, is the infallible ruler, the supreme judge of heaven and earth, the judge of all, being judged by no one, God himself on earth. God on earth? Meron pa siyang reaction. God himself on earth? Mga kapatid, isang malaking kasinungalingan diyan. Dahil bakit? Yung God himself on earth, wala yung mabasa. Ito ang ating makita at may length diyan. Ito ang since those in higher authority are not judged by inferiors, it is evident that the apostolic see, than which no earthly authority is higher, is judged by none, and that is perfectly sound reasoning. Even in civil law, the king is above the law and not subject to his own laws. Hence, the legal axiom, the king can do no wrong. Yun ang mabasa natin mga kapatid. Pero wala yung tinatawag niya na ano daw? He is no longer a man, a sinful child of Adam, but an alter Christus, another Christ, forever a priest of the Most High, with power over the Almighty. The Pope is not only the representative of Jesus, but he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. He, the Pope, is the infallible ruler, the supreme judge of heaven and earth, the judge of all, being judged by no one, God himself on earth. Yan, dagdag yan sa mga Seventh-day Adventists. Kaya ang mapayo ko sa inyo mga kapatid, kung haharap kayo ng debate sa ganito, dapat ipakita nila. Di ako papayag na makipag-debate sa online. Gusto ko harapan at ipakita niyo ang original kung saan galing yung quotation, dahil dinagdagan nila yan. At alam niyo naman mga mahal na kapatid na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So dito lang muna tayo. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.